Ang ganda naman ng araw ko. Tiba-tiba na naman ako. Akalaan mo naman oh, maraming laman na pera ang wallet na nadukot ko. Masayang sabi ni Tess sa kaniyang sarili. Masayang nagbibilang ng pera si Tess sa kanilang hideout nang biglang nagsidatingan ang mga dati nitong kasamahan sa pagnanakaw. Nandito ka na pala. Mukhang tiba-tiba ka ngayon ah. Halata namang tiba-tiba yan. Tignan mo ang mukha, hindi maulis ang ngiti. Natatawang sabi ng lalaki. Tigilan niyo nga ako. Baka mamaya ay malasin na ako dahil pinapansin ninyo. Bakit niyo ba ako pinatawag ulit dito? Masungit na tanong ni Tess. May binabala kaming akyatin. Nakangising sabi ng isa sa mga lalaki. Sigurado bang maraming makukuha dyan? Taas kilay na tanong ni Tess. Oo, at matagal na naming pinagplanuhan to. Ano, sali ka? Matapang na tanong ng isa sa mga lalaki. Sige, sasama ako. Mukhang malaki-laki yata ang kita dyan. At pinagplanuhan yun na talaga. Excited na sabi ni Tess. Tinanong naman ni Tess ang kaniyang kasamahan sa plano at pinag-usapan ng maayos. Malungkot at pagod na umuwi si Tess sa kaniyang munting tahanan. Nakatingin lang ito sa pader habang nakahiga. Iniisip nito kung hanggang kailan ito magnanakaw. Simula pa lang ng bata si Tess ay wala na itong ginawa kundi magnakaw. Ilang beses nitong sinubukan maghanap ng trabaho ngunit kahit saan ay walang gustong tumanggap sa kanya. Dahil sa elementary lang ang kaniyang natapos. Dahil sa nakasanayan na umasa sa pagnanakaw, ay ito na ang ginawang hanap buhay ni Tess dahil lahat ay gagawin ni Tess para hindi na muli ito makaramdam ng gutom. Lumipas ang ilang araw at nagkita-kita na sila Tess at ang kaniyang kasamahan para akyatin at pasukin ang bahay ng isa sa mga pinakamayamang businessman. Kapag malaki ang makukuha natin rito, hindi na ako muli magnanakaw. Mahinang bulong ni Tess na pinagtawa na naman ang kaniyang kasamahan. Wala nang ibang kabuhayan para sa mga taong katulad natin, Tess. Bakit ka pa umaasa? Tumatawang sabi ng kaniyang mga kasamahan. Hindi na lang ito pinansin ni Tess at sinuot na ang kaniyang mask. Simula na sila sa kanilang plano. Ang target ni Tess ay ang main room ng businessman kaya naman nag-iwahiwalay ang mga ito ay agad nitong inakyat ang gate ng bahay at nagpunta sa likod. Napangiti naman si Tess nang nakitang nakabukas ang bintana ng kwartong kaniyang papasukin. Pag-akat ni Tess sa kwarto, mula sa bintana ay sinuri na muna ng mabuti ang kapaligiran bago ito kumilos. Nang tahimik ang buong kwarto ay kumilos na kagad si Tess para hanapin ang mga nakatagong kayamanan. Nakita nito ang mga alahas at agad na pinasok sa kaniyang bag. Sa paghahanap ni Tess ng iba't ibang klaseng bagay na pwedeng nakawin ay may nakita itong isang metal box na may password. Abot tengang ngiti ang naipaskil sa mukha ni Tess dahil alam na nito kung ano ang nakalagay sa loob ng metal box. Dahan-dahang inilapang ni Tess ang kaniyang bag sa sahig at sinubukang buksan ang safe hanggang sa may biglang may tumunog sa buong mansyon. Napahampas ano si Tess. Alam na nito na hindi nag-ingat ang kaniyang mga kasamahan kaya na-switch ang alarm ng mansyon. Aalis na sana si Tess para hindi mahuli nang biglang may nagsalita sa kaniyang likod. Where do you think you're going? Kunot noong tanong ng isang lalaki. Nakilala naman ito ni Tess. Si Blake, ang kanilang ninakawan ang sikat na bachelor sa buong bansa, ang pinakabatang naging bilyonaryo. Napamura na lang si Tess at akmang tatakbo palabas sa bintana nang pinigilan nito ni Blake. Nagawang magsakita ng dalawa pero dahil mas malaki at mas malakas ay nagawa nitong pabagsakin si Tess. Napangiwi sa sakit si Tess habang nakahiga sa sahig. Nakaramdam ito ng hilo pero pilit pa rin binabangon ang kaniyang sarili para tumakas. Hindi naman nagsayang ng oras si Blake at agad na hinila ang mask ni Tess hanggang sa nakita na nito ang buong mukha ni Tess na nagbigay gulat kay Blake. Babae? Hindi makapaniwala ang sabi ni Blake. Bakit? Ngayon ka lang nakakita ng babaeng magnanakaw? Nakangisi at matapang na tanong ni Tess at muling sinubukang itayo ang sarili nang pinigilan nito ni Blake at hinawakan ang kaniyang dalawang kamay. Galit at inis na tinignan ni Tess si Blake na nakaposisyon sa kaniyang itaas. Habang marahas na hinahawakan ang kaniyang mga kamay. Kunot noong sinusuri ni Blake ang itsura ni Tess. Masyado itong nagandahan sa itsura ni Tess at hindi makapaniwala na isang magnanakaw lamang ito.
Nalaki ang mga mata ni Tess nang makarinig ng siren ng mobil. Napangisi naman si Blake. Mukha nandiyan ang mga kukulong sa inyo. Mayabang na sabi ni Blake. Sa tingin mo hindi ako makakatakas? Lakas loob na sabi ni Tess ngunit kinakabahan ito. Binitawan naman ito ni Blake. Nang nakawala si Tess ay tatakbo na sana ito sa bintana kung saan siya nakapasok nang nakita ang mga pulis sa ibaba habang hawak-hawak ang kaniyang mga kasamahan. Kung ako sa'yo, hindi ako dyan dadaan. Nakangising sabi ni Blake. Napangiwi at napakagatlabi si Tess sa sobrang inis. Pilit nitong iniisip kung paano makakatakas sa ganoong sitwasyon. Bibigyan ka ng chance para makatakas sa lahat ng to. Walang emosyong sabi ni Blake. Ano yun? Kabadong tanong ni Tess. Pakasalan mo ako. Nakangiting sabi ni Blake na ikinagulat naman ni Tess. Ano? Pakakasalan mo ang isang nagtangkang nakahawan ka? Hindi makapaniwala ang tanong ni Tess. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita. 5 milyon para sa pagpapanggap bilang asawa ko. Seryosong sabi ni Blake. Wala sa posisyon si Tess tanggihan ang offer ni Blake dahil para sa kanya ay tsansa niya na ito para tuluyang mabitawan ang pagnanakaw. Napangiti naman si Blake nang nakita ang nag-iisip si Tess. Ikakasal tayo, pero ang relasyon natin ay pagpapanggap lamang na mag-asawa. 5 muna pagpapanggap para sa 5 milyon. Diba, mas maganda itong trabaho mo kaysa sa magnanakaw? Malumanay na sabi ni Blake. Napakuyom naman ang mga kamay si Tess at matapang na tiningnan muli si Blake. Paano ako makakasigurado na seryoso ka sa offer mo? Nagdadalawang isip na tanong ni Tess. Napangiti naman si Blake at binuksan ang safe na sinubukang buksan ni Tess kanina at kinuha ang pera. Iniabot naman ito ni Blake kay Tess. Punong bayad para sa tiwala mo. Pangaakit ni Blake kay Tess. Huminga ng malalim si Tess at tumango kay Blake. Sige, papakasalan kita. Hindi ko akalain na sa gantong paraan ako makakatanggap ng proposal. Natatawang sabi ni Tess. Nagkibit-balikat na lamang si Blake. 1 linggo. Bigyan mo ako ng 1 linggo bago natin simulan ng trabahong binibigay mo. Seryosong sabi ni Tess habang pinapanood na umalis ang mga mobil sa ilabas ng mansyon. Paano akong makakasigurong babalik ka matapos kita bigyan ng pera? Napangisi naman si Tess at dahan-dahang nilapitan si Blake. Napalunok naman ang laway si Blake habang tinitingnan si Tess na seryosong tinitingnan ito habang naglalakad papalapit sa kanya pero sa huli ay nabihag pa rin si Blake sa ganda ni Tess. Pagkalapit ni Tess kay Blake ay agad nitong hinila sa may leeg papalapit sa kanya at hinalikan. Binalik naman ni Blake ang halik ni Tess. 1 minuto ang nakalipas ay itinigil ni Tess ang kanilang halikan at kinindatan si Blake. Sino ba naman ako para hindi pakasalan ng isang Blake Montenegro? Nakangising sabi ni Tess, sabay takbo at talon sa bintana. Namula si Blake at napahawak sa kaniyang labi. Hindi ko akalaing may pagpaparamdam sa akin ng gantong babae. Magnanakaw pa. Natatawa namang namumulang sabi ni Blake at hindi makapaniwalang tumingin sa kaniyang ibabang parte. Sa 1 linggo ay pinaghandaan na ni Blake lahat ng dapat kailanganin ni Tess sa kaniyang bahay. Inayos na rin ito ang kaniyang kwarto at mga bagay na tungkol sa kanilang kasal. Sa tuwing gabi na pagka-uwi ni Blake sa kaniyang bahay ay binubuksan ito ang kaniyang bintana para kung sakaling dumating ng maaga si Tess, hindi naman nagkamali si Blake. Dahil pagkatapos ng 1 linggo ay bigla nitong nakita si Tess na nakaupo sa kaniyang bintana. Hello? Nakangiting sabi ni Tess. Akala ko hindi ka nababalik eh. Nakangising sabi ni Blake. Sino ba naman ako para tumanggi sa grasya, diba? Malumanay na sagot ni Tess. Nag-usap ang dalawa sa kanilang pagpanggap na gagawin. Pinakita na rin ni Blake ang kaniyang kwarto kung saan ito matutulog ng 1 buwan. Kinabukasan ay sinamahan ni Blake si Tess para kumuha ng kaniyang mga ID at gumawa ng sariling bank account. Agad namang pinasa ni Blake ang bayad ni Tess na 5 milyong piso. Hindi alam ni Tess ang dapat niyang maramdaman sa habang tinitignan ang kaniyang ID. Hindi nito alam kung matutuwa ba o maiiyak ito. Bakit naman ganyan ang itsura mo? Nagtatakang tanong ni Blake. Hindi kasi maipinta ang itsura ni Tess habang tinitignan ang kaniyang ID. Ito ang kauna-unahang gamit na masasabi kong akin. Walang emosyong sabi ni Tess. Kusang gumalaw ang kamay ni Blake at hinaplos ang pisngi ni Tess. Nanigas naman kaagad ang katawan ni Tess nang naramdaman ang haplos ni Blake.
Nalaki ang mga mata ni Blake sa gulat at mabilis ang hinila pabalik ang kaniyang kamay. Iniwas rin ito agad ang kaniyang mukha at tumingin sa labas ng bintana sa kotse. Naawa ka? Kunot noong tanong ni Tess. Hindi. Mabilis ang sagot ni Blake. Magsasalita na sana si Tess nang muling nagsalita si Blake. Lahat ng bagay hindi mo alam itanong. Sa akin. O sa mga bagay na hindi mo pa nararanasan o natatanggap. Mayaman ako. Kaya samantalay mo na mga pagiging asawa ko. Para sa susunod, hindi ka na ganyan ang itsura mo. Seryosong sabi ni Blake. Napangiti naman si Tess at parang hinahaplos ang kaniyang puso sa sinabi ni Blake. Laking pasasalamat na lang nito at hindi awa ang ibinigay ni Blake sa kanya. Naging simple at mabilisan naman ang naging kasal nila ni Tess at Blake. Di ko alam kung bakit pero naluluwa ako sa simpleng pagtingin ko sa inyong dalawa. Naiiyak na sabi ng ama ni Blake. Natuwa naman si Tess at nakahinga ng maluwag nang nakilala ang ama ni Blake. Akala kasi nito ay isa itong masungit at hindi siya kayang tanggapin ngunit bukas kamay itong tinanggap ng ama ni Blake. Matapos ang kasal ng dalawa ay naging tahimik naman ang kanilang pamumuhay. Habang tumatagal, nalalaman ng dalawa ang mga bagay-bagay sa isa't isa at syempre, mas nalalapit pa ang kanilang samahan. Minsan pa nga ay kapag busy sa trabaho si Blake, dinadalang ni Tess ang ama ni Blake para makipag-bonding. Pinaramdam ng ama ni Blake ang pagiging isang ama kay Tess, hindi mo nga mapapansin kung nagpapanggap pa ba ang dalawa o seryoso na. Tahimik na nanonood ng TV si Tess at biglang tumabi si Blake sa kanya. Anong pinapanood mo? Malambing na tanong ni Blake. Mga lumang panood nila Dolphy at Babalu. Tumatawa ang sabi ni Tess. Napangiti naman si Blake at pinagmasdan ang magandang pagtawa ni Tess hanggang sa napansin nito ni Tess at nailang. Bakit? May dumiba sa mukha ko? Nahihiyang tanong ni Tess. Tumaba ka? Malambing na sabi ni Blake na ikinainis ni Tess. Di ko napansin. Ano-ano napapansin mo? Nakangusong sagot ni Tess. Mas gumanda ka lalo nung nagkalaman ka. Di ka tulad nung una kitang nakita. Ang payat-payat mo. Natatawang sabi ni Blake. Kaya nga wala akong ginawa kundi magnakaw para lang may pangkain. Alam mo naman rito sa syudad natin ang hirap ng buhay. Lalo na sa akin na elementary lang natapos. Nakayukong sabi ni Tess. Wala ka na sa nakaraan. Hindi ko naman na magnanakaw matapos nito, di ba? Nakangiting tanong ni Blake. Buti na nga lang ang sumama ako sa kanila sa pag-aakyat bahay. Sa'yo. Kundi baka hanggang ngayon ay magnanakaw ako. Hindi ko nga lang alam kung saan igagastos ang pera na ibinigay mo. Wala naman ako masyadong alam sa mundo. Masayang sabi ni Tess. Kahit na matapos itong pagpapanggap natin, tumakbo ka pa rin ng tumakbo sa akin kapag may kailangan ka. Masayang sabi ni Blake at ngitian ng napakatamis si Tess. Kumalabog ang dibdib ni Tess habang tinitignan ang nakangiting mukha ni Blake at napangiti. Mas gwapo ka kung nakangiti. Natatawang sabi ni Tess na ikinamula ng pisngi ni Blake. Magsasalita na sana si Blake nang biglang malakas na hinampas ni Tess ang balikat ni Blake. Aray! Para saan yun? Gulat na sigaw ni Blake habang may namasahe ang hinampas ni Tess. Alam ko na kung ano ang una kong paggagamitan ng pera. Excited na sabi ni Tess. Ano naman yun? Kunot noong tanong ni Blake. Mag-aaral na lang ulit ako. Kesa naman nandito lang ako sa loob ng bahay mo at lalabas lang kapag kailangan mong ipakita ako ng asawa mo. Ngayon, edi mag-aaral na lang ako, di ba? Excited at masayang sigaw ni Tess. Wala namang problema yun pero hindi ko ata yung mapapayaga mag-aral ka sa labas dahil baka may mamukhaan ka at magka-issue pa kapag sa high school ka pumasok. Malungkot na sabi ni Blake. Napayuko naman si Tess at napanguso. Ganun ba? Antayin ko na lang na matapos tong 5 buwan. Malungkot na sabi ni Tess. Pero pwede ka naman mag-home study. Dito ka sa loob ng bahay mag-aral. Nakangising sabi ni Blake. Talaga? Okay na yun, at least nag-aaral ako. At may ginagawa ko rito. Excited na sabi ni Tess at napapahiyaw pa na parang kinikilig. Natawa naman si Blake. Kakausapin ko yung dati kong pinasukan nun. Dahil home study rin ako nung high school. Tumatawa ang sabi ni Blake. Laking gulat na lamang ni Blake nang bigla itong niyakap ni Tess at pinagahalikan sa buong mukha. Thank you, thank you, thank you! Paulit-ulit na sambit ni Tess habang pinapaulanan ng mga halik ang buong mukha ni Blake. Marahan na tinulak ito ni Blake. Baka maubos ang mukha ko niyan.
Nahihiya at namumulang sabi ni Blake. Basta, thank you. Punta na ako sa taas. Tignan ko kung ano mga dapat kong bilhin para sa pag-aaral ko. Masayang sabi ni Tess, sabay takbo paakyat sa kaniyang kwarto. Napabuntong hininga si Blake at napatingin na naman sa kaniyang ibabang parte. Balak ata akong patayin itong babae na to. Namumulang sabi ni Blake. Hindi bang lakas mag-react ng katawan ko sa kanya? Inis na sabi muli ni Blake sa kaniyang sarili. Kinabukasan ay maagang nagising si Blake para pumasok sa trabaho. Paalis na ito ng bahay nang nakita niya si Tess na pababa ng hagdan habang nakaayos. Napanganga ito sa ganda ni Tess at hindi magawang magsalita agad. Problema mo? Nagtatakang tanong ni Tess. Saan ka pupunta? Namamanghang tanong ni Blake. Bibili ako ng mga gamit pang school. Walang emosyong sagot ni Tess. Na ganyan ang suit mo? Parang mamahalin na lugar ang pupunta mo ah. Pangungulit ni Blake. Ikaw ang bumili ng mga damit ko, di ba? Nagtatakang tanong ni Tess. Magpalit ka dun. Nakakamatay ang suit mo. Iniis na sabi ni Blake. Ano nakakamatay dito? Sino man mamamatay? Kunot noong tanong ni Tess. Basta magpalit ka na lang please. Hindi ko ba bagay? Malungkot at nakangusong tanong ni Tess. Bagay na bagay sa'yo. Ang ganda mo kaya. Mabilis ang sabi ni Blake. Nalaki naman ang mga mata ni Tess sa gulat sa sinabi ni Blake at pati na rin si Blake ay nagulat sa lumabas sa kaniyang bibig. Namula naman si Tess at hindi nagawang magsalita. Bagay mo pero hindi bagay sa lugar na pupuntahan mo. Kaya magpalit ka na. Titignan ko susuot mo bago ko umalis. Pag-iibang usapan ni Blake at itinulak pataas ng hagdan si Tess. Ano kaya problema nun? Kunot noong sabi ni Tess sa sarili nang nakapasok na ito sa kaniyang kwarto. Nagpalit naman agad si Tess at lumabas ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang nakasimangot na si Blake. Okay na ba? Naiiritang tanong ni Tess. Hindi, magpalit ka ulit. Nakailang palit na si Tess ngunit kahit isa ay hindi na pa oo si Blake. Para kasi kay Blake ay sobrang ganda ni Tess sa mga damit na kaniyang sinuot at ayaw niyang pagpiestahan siya ng mga lalaking makakakita sa kaniyang ganda. Ako na nga mamimili na susutin mo. Papasok na ako. Inis na sabi ni Blake ay agad na pumasok sa kwarto ni Tess. Nagkibit-balikat na lang si Tess at sinundan si Blake sa pagpasok sa kaniyang kwarto. Bakit naman ganito ang mga damit mo? Inis na sabi ni Blake. Hello? Paalala ko lang ah. Ikaw bumili ng lahat ng yan. Hindi makapaniwala ang sabi ni Tess. Sa sobrang inis ay padabog na sinara ni Blake ang cabinet ni Tess. Oh, ano na namang problema? Natatawang sabi ni Tess. Hindi pwede ito. Sasama na lang ako para sigurado. Natatarantang sabi ni Blake. Sigurado saan? Alam mo, nahihibang ka na. Kanina pa siguro kong asamol kung hindi ka lang makulit sa pananamit ko. Tumatawang sabi naman ni Tess. Basta sasama ako. Mas maganda ng sigurado. Kunot noong sabi ni Blake. Tumawa at nagkibit-balikat na lang si Tess at sinundan muli si Blake papasok sa kaniyang kotse. Magwi-withdraw pa pala ako. Ngayon ko lang susubukan simula noong tinuruan mo ko nung nagpagawa tayo ng bank account ko. Excited na sabi ni Tess. Hindi mo naman kailangan gumastos. Kasama mo ako kaya ako na. Hindi. Gusto ko ako bumili ng gamit ko sa school. Pera ko. At pati pang enroll ko. Desididong sabi ni Tess. Napangiti naman si Blake sa desididong mukha ni Tess at naisip na cute si Tess. Nagulat muli si Blake sa kaniyang naisip at namula. Iniwas niya ang kaniyang mukha at tumingin na lang sa labas ng bintana. Okay ka lang ba? Namumula ka hanggang tenga. Nag-aala lang sabi ni Tess. Mas lalong namula si Blake. Niinitan lang. Nahihiyang bulong nito. Hindi nga nagkamali si Blake. Pinagtitinginan nga si Tess ng mga lalaki kahit sino naman ay hindi maiiwasang hindi mapatingin sa ganda ni Tess. Mas lalong lumabas pa ang kagandahan ni Tess dahil sa kaniyang pag-aayos. Huy, ayusin mo nga yung itsura mo. Bakit ba parang galit na galit ka sa mundo? Nagtatakang bulong ni Tess kay Blake. Hawakan mo ako para malaman nila may asawa ka na. Seryosong sabi ni Blake at ibinigay ang kaniyang kamay kay Tess. Hindi naman ito binigyan ng ibang meaning ni Tess at hinawakan na lang si Blake. Sanay na rin naman ito sa maghawakan sila ng kamay sa labas dahil sa kanilang pagpapanggap, kaya wala itong naisip na ibang dahilan sa pag-alok ni Blake. Hindi na lang alam ni Tess na kaya pala ito gusto ipakita ni Blake ay para tigilan ang pagtingin sa kanya ng mga lalaki.
Samantalang si Tess naman ay nakakaramdam ng lungkot sa tuwing tinitingnan si Blake ng mga babae. Pakaramdam nito ay hindi ito nababagay kay Blake at napapaisip kung bakit siya ang napili ni Blake na magpanggap na asawa niya. Eh di ayun, hindi na tumititig. Kunot noong sabi ni Blake. Ha? Huh? Naguguluhan na tanong ni Tess. Wala, marami kasing insekto kanina pero ngayon wala na. Masayang sabi ni Blake habang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Tess. Nagkibit-balikat na lang si Tess at nagpatuloy sa pagmamasid sa loob ng mall. Namamangha ito sa ganda ng at nakaramdam ng excitement. Kung dati ay nagagawa na lamang nitong magtingin ngayon, ay makakabili na siya ng gamit niya. Sobrang saya ni Tess habang hawak-hawak ang mga kagamitang ito sa pag-aaral. Nagtaka naman si Blake kung bakit hindi ito bumibili ng mga gamit niya na pangsarili matapos nitong makita ang ma-excite si Tess. Yan lang ba talaga bibilin mo? Nagtatakang tanong ni Blake. Oo, masaya na ako rito. Nakangiting sabi ni Tess. Halika, bibilang kita ng gamit mo. Pag-aalok ni Blake ngunit umiling-iling si Tess. Wag na! Dami mong biniling magagandang damit sa akin. At mas mukhang mamahalin. Bakit pa ako bibili ng bago? Natatawang sabi ni Tess. Ayaw magpatalo ni Blake at patuloy na kinulit si Tess pero paulit-ulit ring tinanggihan nito ni Tess. Hanggang sa nakasakay na ang dalawa sa sasakyan ni Blake ay hindi nito tinitigilan si Tess. Binili ko lang yung mga yun para may magamit ka. Gusto lang naman ay bumili tayo ng mga gamit na gusto mo talaga. Nakangusong sabi ni Blake. Natawa naman si Tess. Ayoko lang gumastos ng basta-basta. Mahinahong sabi ni Tess. Hindi mo wawala ng basta-basta ang 5 milyon, Tess. Seryosong sabi ni Blake. Alam ko, pero marami pa akong dapat tuparin sa buhay. Gamit ang perang yun. Kapag may natira, saka ko bibili ng mga gusto ko. Ayoko maubos ito nang hindi ko namamalayan dahil ayoko nang bumalik sa dati. Nagugutom at magnanakaw. Nakayokong sabi ni Tess na ikinatahimik naman ni Blake. Katulad nga ng sinabi ko, hindi ka nababalik sa ganung buhay. Seryosong sabi ni Blake at hinawakan ang kamay ni Tess. Sa mga sumunod na araw, ay naging abala si Tess sa kaniyang pag-aaral kahit na lamang sa loob ito ng bahay ni Blake. Masaya namang pinagmamasdan nito ni Blake bago pumasok sa kaniyang opisina. Kunot noong tinitigan ni Blake ang isang babaeng nakaupo sa loob ng kaniyang opisina. Nakaramdam ito ng inis at tinignan ng masama ang kaniyang sekretary. Sorry po sir, nagpumili talaga. Nakayokong sabi ng kaniyang sekretary at halata ang pamumula ng kaniyang isang pisngi sa pagkasampal. Napangiwi sa inis si Blake at nagmadaling pumasok sa kaniyang opisina. Padabog na tinapon ni Jackie ang mga pictures nila ni Blake at Tess na magkasama. Talagang pinalalandakan mo ang panlulokong ginawa mo sa akin. Galit na sabi ni Jackie. Anong panluloko sinasabi mo? Pagkaalala ko, wala tayong relasyon. Inis na sagot ni Blake. I'm your fiancé. Tapos makikipagkasal ka sa iba? Hindi ko rin maintindihan dyan sa ama mo kung bakit pumayag siya na magpapakasal ka sa iba. Galit na pagsisigaw ni Jackie. My father has nothing to do with my private life. And I never accepted our engagement. Seryosong sabi ni Blake. Namula ang buong mukha ni Jackie sa sobrang galit. I can't support you after you fully take over sa company ng ama mo. I can make sure you will be higher than now. Desperadang sigaw ni Jackie. I don't care. With or without your help. Kayang-kaya kong umangat at mag-achieve ng mas maraming bagay. Walang emosyong sabi ni Blake. Napangiwi na lang sa galit si Jackie at padabog na umalis. Akala ni Blake ay doon matatapos ang kanilang pagkikita at pag-uusap ni Jackie ngunit hindi pala. Araw-araw tumatambay o pumupunta si Jackie sa opisina ni Blake para kulitin ito at lambingin. Parang ito pa ang nanliligaw kay Blake kesa si Blake ang manligaw sa kanya. Bakit parang problemado ka? Curious na tanong ni Tess. Napahiyaw naman sa gulat si Blake na biglang pagsasalita ni Tess. Huwag mo naman akong gulatin ng ganun. Gulat na sabi ni Blake. Pasensya na, nasanay lang ako magdahan-dahan sa paglalakad para di maingay. Natatawang sabi ni Tess. Akala ko kung ano na eh. Sabi ni Blake at napabuntong hininga na lamang ito. Ano nangyari? Bakit parang problemado ka? Muling tanong ni Tess. Hindi naman nagdalawang isip si Blake na ikwento ang mga nangyayari sa kaniyang pang-araw-araw. Gusto mo,
Magpunta rin ako sa opisina mo para harapin niyang nangungulit sa'yo. Inis na tanong ni Tess. Hindi naman maintindihan ang dahilan ay ayaw nitong maiwan sa iisang lugar si Jackie at si Blake. Wag na, baka bubugin mo lang. Pagbibiro ni Blake. Kinabukasan ay nagulat na lang si Blake nang sumakay si Tess sa kaniyang sasakyan. Sasama ka talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Blake. Oh, bilang asawa mo, kailangan kong bantayan ka. Nakangising sabi ni Tess na ikinamula naman ni Blake. Wala ka ba klase? Nagtatakang tanong ni Blake. Minsan lang naman pumunta tutor ko sa bahay kaya kapag hindi siya pupunta, sasama ako sa iyo sa opisina mo. Nalang ako gumawa ng module ko. Nakangiting sabi ni Tess at napaka-kibit balikat na lang si Blake. Tinutungan ni Tess ang kaniyang sinabi. Lagi itong sumusunod sa opisina ni Blake hanggang sa buong opilyado na ni Blake ay alam na siya ang asawa nito. Samantalang si Jackie naman ay araw-araw halos mamatay sa galit at selos kina Blake at Tess. Nandito ka na naman? Taas kilay na tanong ni Tess kay Jackie pagdating nila sa opisina ni Blake. Ano bang pake mo? Yung asawa mo nga hindi ako mapaalis-alis, ikaw pa kaya? Mataray na sagot ni Jackie kay Tess. Pero kung pinakasalan at hindi ikaw? Pangaasar ni Tess. Nagpigil naman agad ng tawa si Blake sa kaniyang narinig. Namula sa kahihiyan si Jackie at akmang aalis ito nang pinigilan ni Tess. Jackie, ang ganda-ganda mo. Pero desperada ka. Matuto ka namang mahiya. Alam ng lahat na may asawa pero umaaligid ka pa rin. Inis at matapang na sabi ni Tess. Napakagatlabi si Jackie sa sobrang galit at napansin ng mga empleyado sa labas ng opisina ni Blake na nakatingin sa kanya habang nagbubulungan. Marahas na hinila ni Jackie ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Tess at padabog na umalis. Sa mga sumunod na araw ay hindi na muli nagpakita si Jackie sa opisina kaya naman masayang umuwi si Blake at Tess matapos ang trabaho ni Blake. Believe din ako sa iyo, ano? Kayang-kaya mo i-handle si Jackie. Natatawang sabi ni Blake pagka-uwi ng mga ito. Mas nakakatakot pang mga taong kalsada kaysa sa kanya. Yakang-yaka ko mga uri ni Jackie, ano? Natatawang sabi ni Tess. Yakang-yaka? Kunot noong tanong ni Blake. Kayang-kaya! Nabaliktad lang. Dami mong weird words. Nakangiting sabi ni Blake habang umiiling-iling. Blake, may nakita ko sa cellphone ko na panood ko. Gusto ko panoorin pero hindi ko alam kung saan pwede panoorin yung buong movie. Mabilis na sabi ni Tess kay Blake. Lumapit naman si Blake kay Tess para tumingin sa kaniyang cellphone. Napalunok si Tess sa sobrang lapit ng kanilang katawan. Yumuko si Blake sa bandang likod ni Tess para mas makita ang nasa cellphone ni Tess. Nasaan? Curious na tanong ni Blake. Eto. Kinakabahan na sabi ni Tess sa tinuro ang picture sa kaniyang phone. Pinapalabas yan ngayon sa sine. Gusto mo manood bukas? Nakangiting tanong ni Blake. Pero may trabaho ka. Nahihiyang sambit ni Tess. Linggo bukas. Baka magtaka lang mga tao kung bakit papasok ako sa opisina kung may asawa na ako. Magpapalusot ni Blake. Niyayaya niya ba ako makipag-date? Gulat na tanong ni Tess sa kaniyang isipan. Totoo nga ang iniisip ni Tess. Gusto niyang yayain ni Blake na lumabas si Tess ngunit napapangunahan nito ng hiya. Ano? Gusto mo ba? Namumula sa hiyang tanong ni Blake. Sige! Tara! Excited na sigaw ni Tess. Napangiti naman si Blake at pagkatapos nilang kumain, ng panggabihan ay agad na nagpunta si Blake sa kaniyang kwarto at nag-search sa internet ng mga kailangan gawin sa isang date. Plinano ito ng maayos ni Blake at siniguradong mapapasaya si Tess sa kaniyang mga plano para sa kanilang date. Maagang gumising si Tess para maghanap ng kaniyang susuotin. Pati si Tess ay naghahanap sa internet ng mga magagandang style para sa isang date. Halos lahat ng damit ni Tess ay nailabas niya na para lang masigurong magagandahan sa kanya si Blake. Manang, ayos ba suit ko? Malakas mo masyadong pamuko ko? Hindi mapakaling pagtatanong ni Blake sa isa sa kaniyang matandang katulong. Ano ka ba sir? Napakagwapo ninyo. Kahit sinong babae ay maglalaway. Natatawang sabi ng matanda. Sana nga, magupuan sa akin. Kabadog sabi ni Blake. Baka ikaw maglaway, sir. Kinikilig na sabi ni Tess. Naguguluhan na tinignan ni Blake ang matanda. Napangisi naman ang matanda at inikot si Blake paharap sa hagdan kung saan dahan-dahang bumababa si Tess.
Napasinghap si Blake nang makita si Tess at dahan-dahang tinignan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Sa mga paningin ni Blake ay nag-slow motion ang lahat. Sa mga titig ni Blake kay Tess ay hindi mapigilan ng dalagang mamula sa hiya at isipin kung nagustuhan ba ni Blake ang kaniyang kasuotan. Hoy Blake! Pagsigaw ni Tess kay Blake pagkalapit nito sa binata. Tara na? Nahihiyang pag-aya ni Blake at napakamot pa ito sa kaniyang batok. May problema ba? Wala naman. Nasilaw lang ako sa kagandahan mo. Namula naman si Tess. Bagay ba sa akin? Nahihiyang tanong ni Tess kay Blake habang iniiwas nito ang kaniyang tingin. Napakaganda mo ngayon, Tess. Seryosong sabi ni Blake. Napakagwapo mo rin ngayon, Blake. Masaya ako at nakita kitang nakasuot ng casual na kasuotan kaysa sa formal mong laging suot. Nakangiting sabi ni Tess. Sa totoo lang, ngayon na lang ulit ako nagsuot ng ganito. Bagay mo! Dapat pala lagi tayong lumalabas para lagi kong nakikita yung ganyang kasuotan mo. Masaya ang sambit ng dalaga na nagpakilig naman kay Blake. Sabi mo yan ah, lagi tayong lumabas. Walang bawian. Natatawang sabi ni Blake habang inaalalayan sa paglalakad si Tess papunta sa kaniyang sasakyan. Pagdating nila Tess at Blake sa sinehan ay nagulat at nagtaka si Tess dahil kahit isang tao ay wala itong makita. Hindi ba ganun kasikat ang panonoorin para hindi nila panoorin to? Nagtatakang tanong ni Tess. Natawa naman si Blake at hinawakan ang kamay ni Tess at ipinunta sa kanilang uupuan sa sinehan. Sa YouTube maraming views pero bakit walang kahit isang tao ngayon? Nirentahan ko buong sinehan ngayon para sa ating dalawa. Kaya naman pala. Pero sana hindi mo ginawa. Okay lang naman sa atin na may mga kasama. Natatawang sabi ni Tess. Kasi gusto ko na masolo. Mahinang bulong ni Blake. Ano yun? Pakiulit, hindi kita narinig. Wala. Wala nga, kulit na ito. Ngumuso na lang si Tess at magsasalita na sana nang biglang lumitaw ang kapaligiran dahil sa pagsisimula ng movie sa sinehan. Tutok na tutok si Tess at seryoso sa panonood habang si Blake naman ay masayang pinagmamasdan si Tess na iba't ibang emosyon ang pinapakita. Natatawa na lang ito kapag iiyak at biglang tatawa si Tess kahit puno pa ng luha ang kaniyang mukha. Ang ganda ng pelikula! Maghahanap ulit ako ng manonood! Manonood ulit tayo! Excited na sabi ni Tess. So, gusto mo ulit makipag-date sa akin? Nakangising tanong ni Blake. Hindi ah. Siyempre, mas magandang ikaw ang kasama ko kaysa iba dahil asawa kita. Nahihiyang sabi ni Tess na kung magsalita ay para na itong bubuyog. Hindi ka po kasi umamin dyan. Natatawang pang-aasar ni Blake. Baka nga ikaw tong gustong makipag-date sa akin ulit eh. Katulad ngayon, nag-aya ka ng date. Kaya nga kita kinayaya kasi gusto ko magkaroon tayo ng bonding time. Seryoso ngunit malambing na sabi ni Blake. Hindi naman nakapagsalita si Tess sa kilig at namula. Binaling na lang nito ang atensyon ni Blake sa kung anong nakita sa mall para hindi mahalata ang kaniyang pamumula. Matapos nilang maglibot sa mall ay sinimula nang gawin ni Blake ang lahat ng kaniyang plinano para sa kanilang araw ni Tess. Kumain ang mga ito sa mamahaling na restaurant at ipasyal ni Blake si Tess sa iba't ibang magagandang lugar na kaniyang nakita sa internet. Kaya naman hanggang sa biyahe nila pa uwi ay hindi maalis-alis ang ngiti sa kaniyang mukha. Salamat sa araw na to, Blake. Hindi mo alam kung gaano ako kasi ngayong araw, nakangiting sabi ni Tess. Natural lang napasayin kong asawa ko. Masayang sabi ni Blake at kinindatan pa si Tess na ikinatawa naman ang dalaga. Swerte ng magiging totoong asawa mo. Mabait ka at maalaga. Natatawang sabi ni Tess. Bakit? Totoong asawa naman kita. Oo, totoong asawa mo ko pero sa papel lang. Matapos nitong kontrata natin ay doon din matatapos tong pagiging mag-asawa nating dalawa. Paano kung gusto ko itong ipagpatuloy? Kunot noong tinignan ni Tess si Blake. Bakit mo naman gustong makasama habang buhay ang isang katulad ko? Nagtatakang tanong ni Tess. Bakit naman hindi? Dati ako magnanakaw. Walang tinapos kundi elementarya. Hindi ako katulad ng mga ibang babae dyan na maayos lumaki at nang may pinag-aralan. Hindi bagay sa iyo ang isang katulad kong laking kalsada. Nakayokong sabi ni Tess. Inabot at hinawakan ni Blake ang kamay ni Tess at pinisil.
Huwag mong ibinababa ang sarili mo ng ganyan. Late ka lang nabigyan ng pagkakataon sa buhay. At ginawa mo lang ang makakaya mo para mabuhay at masurvive. Malambing na sabi ni Blake. Parang hinahaplos ang puso ni Tess sa mga sinabi ni Blake. Napapisil ito pabalik sa kamay ni Blake na nakahawak sa kanya. Dahil sa mga salita ni Blake ay mas lalong nagpursigi si Tess para ayusin ang kanyang buhay at para kahit anong mangyari ay hindi na ito makakabalik sa dati niyang gawain. Matapos ang kanilang date ay bumalik ang araw nilang set up ngunit sabay na kumakain ng umagahan at panggabihan ang dalawa. Minsan naman ay sinasama ni Blake si Tess at sa opisina na ito gumagawa ng kanyang module. Kapag Linggo ay lumalabas ang dalawa para magsimba at mamasyal. Halos hindi na nga maisip ng dalawa ang kanilang pagpapanggap dahil talagang namuhay na sila na parang mag-asawa. Ano naman ba ang kailangan mo? Kunot noong tanong ni Blake kay Jackie. Hindi na ba talaga magbabago yung desisyon mo? Wala nang makapagmamahal sa'yo ng kanto kundi ako. Desperadong sabi ni Jackie. Nahihibang ka na ba? Pagmamahal sa akin o pagmamahal sa kung anong meron ako? Nandidiring sabi ni Blake. Napasinghap ng malakas si Jackie. Anong pinagsasabi mo? Sa tingin mo kailangan ka ng pera at kayamanan mo? My family have enough. Kaya nga nakipag-usap ang ama mo para ma-engage ka sa akin. Inis na sigaw ni Jackie. Naglakad papalapit si Blake kay Jackie na ikinatuwa naman ng dalaga. Nagningning ang mga mata ni Jackie nang nakita ang papalapit sa kanya si Blake at ngumiti ng napakalawak. Ngayon, na-realize mo na ako ang nababagay sa iyo at masayang sabi ni Jackie ngunit hindi nito natapos ang kaniyang sasabihin nang biglang dumilim ang itsura ni Blake nang nakalapit sa kanya. Kinabahan naman si Jackie nang mas lalong nilapit ni Blake ang kaniyang mukha sa may bandang tenga ni Jackie. Sa tingin mo hindi ko alam na your family's company is on verge of bankruptcy. Nakangising bulong ni Blake kay Jackie. Nanigas ang buong katawan ni Jackie at mumilis ang kaniyang paghinga. What are you talking about? Our company is doing great. Pagsisinungaling ni Jackie. At besides, I just love you so much kaya kahit magmukha na akong desperada gagawin ko basta bumalik ka lang sa akin at ituloy natin ang kasal natin. Dagdag pa nito. Wala tayong kasal na dapat ituloy. Kahit anong gawin mo, hindi kita papakasalan. I was never yours para balikan ka. Walang emosyong sabi ni Blake. Galit na galit ang naging reaksyon ni Jackie. Naisip nito kundi dahil kay Tess ay hindi magiging gano'n ang relasyon nila ni Blake. Namumula ang mukha ni Jackie sa galit at lumabas sa opisina ni Blake. Pagkalabas nito ay nakasalubong niya si Tess na gulat na nakita siya. Galit na itinuro ni Jackie si Tess. You are the reason kung bakit naging ganito ang sitwasyon. Kung hindi ka sana dumating, edi sana. Ako ang kinasal kay Blake. Mga agaw ka! Pagduduro ni Jackie habang sinisigawan si Tess. Napaatras naman si Tess at paulit-ulit na pagduduro ni Jackie. Hindi nito agad nakalaban kay Jackie dahil masyadong mabilis at pabigla-biglang pagsugod sa kanya ni Jackie. Nawala sa tamang ayos si Tess at natumba hanggang sa napaupo sa sahig. Nagsikumpula na rin ang mga empleyado ni Blake at nagsimulang magbulungan. Ako ang nararapat sa kanya. Ako lang! Pagwawala ni Jackie at akmang sasampalin si Tess nang biglang pinigilan nito ni Blake. What are you doing, you crazy woman? Galit na sigaw ni Blake at agad na tinulungan tumayo si Tess. Humagulgul sa pag-iyak si Jackie. Paano mo nagawa sa akin to? Ako ang fiancé mo pero sa iba ka nagpakasal. Wala kayong awang dalawa sa akin. Mga manluloko! Pagpapaawa ni Jackie. Napasinghap naman ang mga empleyado. Buong akala nila ay si Jackie ang humahabol sa kanilang boss pero dahil sa sinabi ni Jackie ay nag-iba ang kanilang pag-iisip at napatingin kay Tess. Hindi alam ni Tess ang kaniyang gagawin at napahawak sa damit ni Blake sa likod. Nihibang ka na talaga, Jackie. Walang engagement na naganap sa atin. Tapos ngayon inedinay mo ko? Lahat talaga gagawin mo para lang makuha ang gusto mo. I never look at you as a woman. Dahil una pa lang, I know what you and your family are after. I will never love someone like you. Bakit? Sino ba yung babae na yan? Bakit siya at hindi ako? Ngayon sabihin mo habang nakaharap kaming dalawa. She is the woman I choose to spend the rest of my life with.
Siya ang asawa ko at ang babaeng mahal ko. Seryosong sabi ni Blake. Nalaki ang mga mata ni Jackie. Hindi nito inaasahan na sasabihin ito ni Blake at hindi rin nito inaasahan na totoo ang pagmamahal na sinabi ni Blake. Dahil kitang-kita kay Blake na totoo ang kaniyang pagmamahal, napayuko si Jackie at kinalma ang kaniyang pag-iiyak. Galit na galit itong tinignan ng dalawa. I will never accept this. You were mine. Seryoso at mariin na sabi ni Jackie bago ito umalis. Nang nakaalis si Jackie ay galit na tinignan ni Blake ang kaniyang mga empleyado. Pinapasahod ko ba kayo para makichismis sa buhay ng iba? Galit na sigaw nito. Agad naman nagsiwalikan ng mga empleyado sa kanilang pwesto dahil sa takot kay Blake. Marahan na kinuha ni Blake ang kamay ni Tess na hindi pa rin makapaniwala sa kaniyang narinig. Dahan-dahang ginabayan ni Blake si Tess sa pag-upo sa kaniyang sofa at opisina. Okay ka lang ba? Nag-aala lang tanong ni Blake. Mahal mo ko? Naluluhang tanong ni Tess. Oo, mahal kita. Noong una pa lang kitang nakita, naramdaman ko ng ayoko itong pakawalan. Pero... Tess, oo, hindi maganda ang iyong nakaraan. Pero sa mga oras at minutong nakasama kita, kitang-kita ko ang pagpupursige mo at pagbabago mo. Habang tumatagal, mas nakilala pa kita. At napakabuti ng iyong puso hanggang sa tuluyan na ako nahulog sa iyo. Akala ko ako lang nakakaramdam nito. Paulit-ulit ko sinasabi sa sarili ko na huwag ako mag-isip ng iba dahil ginagawa mo lang ito dahil sa ating pagpapanggap. Pero... Umiiyak na sabi ni Tess. Hindi ko sana balang aminin sa ganitong paraan pero Tess, mahal kita. At alam kong totoo ang aking nararamdaman. Seryoso at malambing na sabi ni Blake. Mahal din kita, Blake. Mahal kita. Mahinang sabi ni Tess at niyakap si Blake na masayang niyakap pabalik ng binata. Mas lalong naging malapit sa isa't isa ang dalawa matapos nilang makumpirma ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Napakasaya nga ni Tess dahil sa kanilang lumalalim na pagmamahalan at pagsasama ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi nagtagal dahil sa biglang pagkontak ng hindi inaasahan na tao ni Tess. Balita ako! Masarap daw ang buhay mo sa bahay na minsan na nating sinubukang nakawan. Tumatawang parang nagbabantang sabi ng lalaki. Napakagatlabi si Tess dahil sa kaniyang kutob na may hindi magandang mangyayari sa pagtawag ng kaniyang kasama na nahuli dahil sa pagpasok nila sa bahay ni Blake. Anong kailangan mo? Habang kami nasa kulungan, ikaw naman. Kasama namin nagpapakasarap at nagpapanggap na mayaman. Napalunok sa kaba si Tess at hindi alam ang sasabihin. Bakit may tumawag ka? Para saan to? Para lang sabihin ng mga yan? Nanginginig ang boses na sabi ni Tess. Wala lang. Gusto ko lang ipaalala sa'yo ang totoo mong pagkatao. Seryosong sabi ng lalaki at agad na ibinaba ang tawag. Hindi alam ni Tess ang kaniyang dapat na maramdaman sa biglang pagpaparamdam sa kanya ng dating kasamahan. Gulong-gulo ito sa nangyayari. Alam nitong may hindi magandang mangyayari lalo na at iniisip ng kaniyang mga kasamahan na trinaydor niya ang mga ito. Napapaisip naman si Tess kung sasabihin niya ito kay Blake ngunit napangunahan na kaagad ng takot ang dalaga. Ma'am, okay na po ba yun? Nakangiting tanong ng lalaki kay Jackie habang naglalaway na nakatingin sa pera na hawak ni Jackie. Okay na okay yun. Natakot naman ang babae. Opo ma'am, hindi nga makasalita ng maayos dahil sa sobrang takot eh. Akin ang cellphone at ito ang bayad mo. Wala ka naman na atang reklamo dahil napiyensahan ka na nga. Nabigyan ka pa ng libu-libong pera. Wala na ma'am. Umalis ka na at siguraduhin mong hindi na tayo magkikita pa. Nakangiting pinakinggan ni Jackie ang usapan nila Tess at ang lalaki. Tignan natin kung hindi pa kita mapapaalis dito. Nakangising sabi ni Jackie. Isang gabing hindi makatulog ng maayos si Tess dahil sa simpleng tawag sa kanya ng dating niyang kasamahan. Napuno ito ng pagsisi dahil sa kaniyang mga maling desisyon sa kaniyang nakaraan. Iniisip ng dalaga na sana hindi na lang siya kumapit sa pagnanakaw at namalimos na lang kahit pa kailangan niyang magtiis ng gutom. Takot na takot itong masira ang kanilang relasyon ni Blake. Tess, kanina ka pa tulala. Nag-aala lang sabi ni Blake. Kay Tess na nakatitig lang sa kaniyang pagkain. Wala. Napuyat lang ako. Naengganyo kasi ako ngayon sa panonood ng TikTok. Pilit na tumawa si Tess para lamang maitago ang kaniyang pinoproblema.
Napangiti na lang si Blake. Huwag ka masyadong magpapupuyat. Makakasama sa mata mo. Baka mas mauna pang lumaboy yung mata mo sa pagtanda natin. Natatawang sabi ni Blake. Huwag naman sana. Mahinang sabi ni Tess at muling pinilit na tumawa. Sa ilang araw na hindi makapag-isip ng maayos si Tess, ay unti-unting napansin na ito ni Blake. Nag-alala ito kay Tess dahil naisip nito na baka may problema na hindi masabi sa kanya. Sinubukang tanungin ni Blake kung may problema ngunit lagi na lang iniiba ni Tess ang kanilang usapan at panayang tingin sa kanyang cellphone. May inaantay kang tawag? Wala. Tinitignan ko na yung oras. Bakit? May lakad ka? Wala naman. Para lang alam ko kung manonood na ako ng live nung isang vlogger na sinusubaybayan ko sa TikTok. Pagsisinungaling ni Tess. Nahalata naman ni Blake ang pagkakaba ni Tess. Mas lalo itong nagalala dahil hindi man lang masabi ni Tess ang problema kay Blake at kinikim-kim ito. Hindi makakonsentrate ng maayos sa trabaho si Blake sa kakaisip kay Tess kaya naman naisipan na lang nitong umuwi. Pagka-uwi ni Blake ay may nakasalubong itong delivery man at nakitang may pinadala kay Tess na maliit na karton. Blake? Bakit may nakalimutan ka ba? Nagtatakang tanong ni Tess. Wala akong masyadong gagawin sa opisina kaya umuwi na lang ako. Tsaka nga pala may delivery sa'yo. Walang nakasulat na pangalan card lang na may nakasulat na pangalan mo. Kunot noong sabi ni Blake. Kinutuba naman si Tess at nanginginig ang kamay na kinuha ang maliit na karton. Bubuksan na sana ito ni Tess nang bigla itong kinabahan. Di mo bubuksan? Nagtatakang tanong ni Blake. Mamaya na lang siguro. Saglit at ilagay ko muna sa kwarto. At ipagluluto kita ng merienda. Pilit ng nginitian ni Tess si Blake. Nakangiting tumango si Blake at sabay silang nagpunta sa kani-kanilang kwarto. Pagpasok ni Tess ay agad naman itong binuksan ng maliit na karton na nakapadala sa kanya. May laman itong cellphone at maliit na papel. Kinakabahan na binuksan ni Tess ang cellphone dahil wala itong lock at agad namang dumuksan ni Tess at agad na nagpakita ang isang recording. Napalunok ng laway si Tess sa kaba ngunit naglakas loob itong pindutin ang recording. Agad na nabitawan ni Tess ang cellphone nang marinig ang boses niya at ang dati niyang kasamahan. Natatarantang kinuha ni Tess ang maliit na kahon at kinuha ang maliit na papel. Aantayin kita hanggang hapon pag hindi ka dumating. Ikakalat ko ang pagiging magnanako mo sa pamilya ng asawa mo. Naiiyak na pagbasa ni Tess na nakasulat sa papel. Agad naman nagpalit si Tess at tumakbo paalis ng bahay. Nagtungo ito sa lugar na nakasulat sa papel. Isang malaking building na pinapatayo ang lugar. Laking gulat nito na hindi ang kaniyang kasamahan sa pagnanakaw ang nakita kundi si Jackie. Ikaw? Hindi makapaniwala ang sabi ni Tess. Look at yourself. Pawis na pawis at halos punong-puno ng takot ang buka. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit mo ba pinit na ginugulong relasyon namin ni Blake? Relasyon? Noong una nagtataka ako kung bakit biglang nagpakasal si Blake kaya inakala ko na nagpapanggap lang kayo. Pero, totoo at valid ang kasal. Tapos nung pinaimbestigahan kita, malalaman ko na isa kang magnanakaw, isa kang babaeng tinangkang nakawan si Blake. Ang yabang-yabang mo sa akin nung una tayo nagkita. Pero dapat pala, ikaw ang mahiya. Asawa ka ni Blake, eh tinangka mo na siyang nakawan. Alam ni Blake ang tungkol sa nakaraan ko. Kaya bakit pilit mo pa itong inuungkat? Hindi mo masisira ang relasyon namin dahil alam lahat ni Blake. Oo, alam niya. Pero ang mga kasosyo ni Blake sa trabaho, hindi. Palagay mo anong magiging reaksyon ng mga kasosyo ni Blake sa business kapag nalaman na ang asawa niya ay akyat bahay. Matagal nang sira ang pangalan ko, Jackie. Kaya wala kang makukuha sa paninira sa akin. Paano si Blake? Paano ang pangalan niya? Okay lang ba na masira ang pangalan ni Blake dahil lang sira ang iyo? Nakaramdam ng kaba si Tess. Halos hindi ito makahinga ng maayos dahil sa sobrang bilis ng tibok ng kaniyang puso. Nang nakita ni Jackie ang kabadong itsura ni Tess, ay binato nito ang kaniyang hawak-hawak na mga ebidensya ng kaniyang pagnanakaw na nagmula sa dati niyang kasamahan. Ano Tess? Hihilahin mo pa ba pababa si Blake? Nakangising tanong ni Jackie. Ano gusto mong gawin ko? Malungkot na tanong ni Tess. Hindi nito kakayanin kung pati si Blake ay masisira sa mga kasosyo niya at mababagsak ang kaniyang pinakamamahal na business. Mas maganda na ang pahirapan niya ang kaniyang sarili kaysa sa lalaking mahal niya. Leave and never come back. Walang emosyong sabi ni Jackie at iniwan si Tess
na nakatingin lamang sa mga nakakalat na litrato. Samantalang si Blake ay kinakabahan na hinahanap si Tess. Dahil sa katagalan ng paglabas ni Tess sa kaniyang kwarto, ay nagtaka si Blake kaya kinatok ito sa kaniyang kwarto ngunit dahil walang sumagot ay pumasok ito. Nakita nito ang cellphone at ang kung anong nakasulat sa maliit na papel. Agad nitong pinuntahan ang lugar ngunit hindi nito mahanap kung nasan si Tess. May nakasalubong naman ng binata na isang pamilyar na sasakyan. Hindi naman ito iniisip ni Blake dahil nabaling ang kaniyang atensyon sa babaeng nakaupo sa di kalayuan na upuan. Tama nga ang hinala ni Blake. Si Tess ang nakaupong babae na nakita niya. Pagkababa pa lamang ni Blake sa sasakyan ay agad na itong nalaman na may nangyari dahil sa itsura ni Tess na tulala. Tess? Mahinang pagtawag ni Blake. Tumingin lamang sa kanya si Tess. Nag-aalala naman kaagad si Blake at tinawag pa uwi si Tess. Sa loob ng kotse hanggang sila ay nakauwi, ni isang salita ay walang narinig si Blake mula kay Tess. Pagka-uwi naman ng mga ito ay nagdiretso si Tess sa kaniyang kwarto. Hindi magawang pumasok ni Blake at ang tanging nagawa lamang nito ay antayin sa labas ng kwarto si Tess para makusa itong magsabi sa kanya. Humahagulgul sa iyak si Tess sa loob ng kaniyang kwarto at wala nang naramdaman kundi galit sa kaniyang sarili. Dahil kung hindi dahil sa kaniyang nakaraan ay hindi madedehado ang pangalan ni Blake, lalong lalo na at kilala pa ito. Pilit na kinalman ni Tess ang kaniyang sarili at desididong umalis para sa ikabubuti ni Blake. Pipiliin niyang masaktan at mawalay sa piling ni Blake kesa hilahin pababa si Blake. Tama ang sinabi ni Jackie. Hindi ako nababagay sa kanya. Malungkot na bulong ni Tess. Ang mga gamit na binili ni Blake ang tanging iniwan ni Tess sa kaniyang kwarto. Hindi naman ito pinansin si Blake na nakatulog sa labas ng kaniyang kwarto at nagmadaling umalis. Nagising naman si Blake sa tunog ng maleta ni Tess at agad tumayo para pigilan ang pag-alis ni Tess. Saan ka pupunta? Kinakabahan na tanong ni Blake. Aalis na ako. Pasensya na. Bakit? May nagawa ba ako? May problema ba? Bakit mo ako iwan? Wala. Wala kang ginawa at walang problema. Bakit mo ako iiwan? Hindi na napigilan ni Tess ang kaniyang nararamdaman at napaiyak na ito. Kailangan kong gawin to. Umiiyak na sabi ni Tess. Kunot noong tinignan ni Blake si Tess. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit mo kailangang iwan ako? Hindi makapaniwala ang sabi ni Blake. Dahil kailangan. Hindi ako nararapat sa'yo. Nonsense. Sabihin mo ang totoo. Hindi yan ang gusto kong marinig. Hindi na nagsalita si Tess at tinalikuran si Blake. Pinigilan naman ito kaagad ni Blake at inagawang maleta ni Tess. Give me one reason. Makikinig ako kung talagang kailangan mo akong iwan. Dahil sa kung anong rason na meron ka, pakakawalan kita. Galit na sabi ni Blake. Kung hindi mo ako mabibigyan ng rason, isa lang ibig sabihin nito. Pinaniwala mo akong mahal mo ako. At dahil nakuha mo ng lahat ng gusto mo, aalis ka. Pinapaalala ko lang sa'yo. May kontrata tayo at official ang kasal natin. Dagdag pa ng lalaki. Hindi. Never kong binalak gawin yan sa'yo. Mahal kita. Mahal na mahal kita pero hindi ko kakayanin kung may ikakasira ka na dahil sa akin. Okay na ako lang pero bumagsak ka rin dahil sa pagiging magnanako ko. Ayoko mangyari yun. Humahagulgol na sabi ni Tess. Then please tell me. Bakit? Tell me the truth. Hindi ko rin kakayanin kapag iiwan mo ako dahil mahal na mahal kita. Malambing na sabi ni Blake. Mas lalong lumakas ang iyak ni Tess. Parang lahat ng kaniyang dinadama ng ilang araw mula noong tinawagan siya ng kaniyang dating kasamahan, niyakap ito ni Blake nang naikalma niya ang kaniyang sarili at pinaghaplos ang ulo ni Tess. Kung ano man yan, let's help each other. Ipaglaban natin ang pagmamahalan natin. Sa kahit anong pagsubok ay sabibitawan natin ng isa't isa para lamang matakbo ng problema. Malambing at makalmado ang sabi ni Blake. Umiyak na umiyak si Tess sa mga bisig ni Blake na parang bata hanggang sa nailabas niya ang lahat ng kinikimkim niyang sakit, kabatakot. Nang nagawang kumalma ni Tess, ay inamin niya na at sinabi ang lahat ng nangyari pati na rin ang pagkaharap nila ni Jackie. Naalala naman kaagad ni Blake ang sasakyan na kaniyang nakasalubong noong hinahanap niya si Tess. That crazy woman. Iniis na sigaw ni Blake. Bakit hindi mo sinabi sa akin kagad? Dagdag ng binata. Ayokong idawit ka sa masamang nakaraan ko. At hindi ko alam ang nakasabot pala si Jackie.
Napabuntong hininga ng malalim si Blake at muling niyakap si Tess. Ako na bahala at ayusin ko to. Huwag mong balaki na isiping may nakakabuti pang iwan mo ko. Pag-iwan mo sa akin dahil ikakamatay kung mawala ka sa akin, Tess. Pagkatiwalaan mo ko at hayaan mo kong ayusin to. Malambing na sabi ni Blake habang marahan na hinahaplos ang pisngi ni Tess. I'm sorry. I'm sorry. Naluluhang sabi ni Tess. Pinatahan naman kaagad ito ni Blake at pinagandaan ang pagkain. Matapos nilang kumain ay marahang hinila ni Blake ang kamay ni Tess patungo sa kaniyang kwarto at pinahiga sa kaniyang kama. Nagulat naman si Tess at napalunok sa kaba pero walang ginawa si Blake kundi tumabi sa kaniya sa kama at niyakap. Bakit ganyan itsura mo? Iniisip mo ba bang nangyari? Hindi. Nagulat lang ako. Napangisi naman si Blake. Huwag ka mag-alala. Hindi natin gagawin ang iniisip mo. Mahinang bulong ni Blake na nagpamula sa buong mukha ng dalaga. Pabirong hinampas ni Tess ang dibdib ni Blake at niyakap nilang ito. Napakagaan ang pakiramdam ni Tess sa mga oras na iyon at pakiramdam niya walang kahit na sino ang makakasakit sa kaniya sa yakap ni Blake. She felt safe. Kaya naman dahil sa ilang araw na hindi makatulog, ay agad-agad itong nakatulog. Habang yakap-yakap ni Tess ay napatingin at malalim na nag-isip si Blake. Pagkagising ni Tess ay wala na sa kaniyang tabi si Blake. Napangiti ito at nakita ang isang maliit na sulat na nakadikit sa isang unan. May meeting lang, pero mag-ayos ka. Lalabas tayo mamaya. It's a date, my love. Mahina at kinikilig na pagbasa ni Tess. Agad na bumangon sa kama si Tess at nagpunta sa kaniyang kwarto. Naganap ito ng kaniyang susuotin pero sa kalagitnaan na paghahanap nito ng kaniyang masusuot ay bigla ito napatigil sa harap ng salamin. Nalulungkot at napapaisip si Tess kung okay lang bang manatili ito sa tabi ni Blake dahil sa totoo lang ay pumasok sa kaloob-looban ng kaniyang puso ang mga masasakit na sinabi ni Jackie. Biglang pumasok sa kaniyang isipan ang mga sinabi naman sa kanya ni Blake na ipaglaban ang kanilang pag-iibigan. Napakuyom ng mga kamay si Tess at desedidong tinignan ang sarili sa salamin. Mahal na mahal ko si Blake. Magpupursige ako sa pag-aaral at kahit anumang hirap ang darating. Hinding-hindi na ako lalayo sa tamang daan. Pagkakatiwalaan ko ang pagmamahala namin ni Blake. Desedidong sabi ni Tess at huminga ng malalim bago ngumiti ng napakalawak. Dahil nasabihan naman ni Blake si Tess na dinner date ang kanilang gagawin, ay naisip ni Tess makipagkita kay Jackie ngunit ilang oras na nitong hinihintay si Jackie sa isang coffee shop pero hindi ito dumating. Tumayo at akmang aalis na sana si Tess nang napansin niya agad ang balita na pinapalabas sa TV. Nakita dito si Jackie na nakaposes at pinagkakaguluhan ng reporters. Agad itong umuwi at habang nasa biyahe pa uwi pa ulit-ulit na tinatawagan ni Tess si Blake upang magtanong kung anong nangyari pero ni isang tawag ay hindi sinagot ng binata. Do you have to do this? Malungkot at kalmadong tanong ni Jackie kay Blake. Did you really have to do that? I had to survive. We had to do everything para hindi maglaho na parang bula ang pinaghirapan ng mga magulang ko. Nakayokong sabi ni Jackie. Kung kinausap mo ko ng maayos at humingi ng tulong, we can resolve the issue regarding sa company ninyo. Hindi mo na kailangan nakawa ng mga investors ninyo at mga ibang kasosyo nyo sa business para mag-survive. Hindi rin natin kailangan ikasal para maayos ang problema ninyo. Hindi mo na rin kailangan tapak-tapakan ng taong mahal ko. Hindi ko akalain na kayang-kaya mong manakit ng ibang tao para lamang makuha ang gusto ninyo. Kahit mali. At hindi mo na lang ginawa kay Tess. I know. At nakikita ko na this is really the end. Tahimik na tumulo ang mga luha ni Jackie. Ito ang kauna-unahang beses na nakita ni Blake ang totoong si Jackie. Hindi yung Jackie na lahat ng emosyon ay pinipeke. Nang kinuha na ng mga pulis si Jackie, ay muling lumingon si Jackie kay Blake habang umiiyak na nakangiti. But I truly loved you. Totoong minahal kita. Malambing na sambit ni Jackie bago ito tuluyang dinakip ng mga pulis. Naging busy naman si Blake sa kaniyang kumpanya matapos ang mga nangyari. Nalaman din kasi nito mula sa investigasyon na may mga nanakaw na rin sila sa kaniyang company sa mga business sa kung saan nakasosyo nila ang pamilya ni Jackie. Nang matapos lahat, ay saka naman nagawang tingnan ni Blake ang kaniyang telepono at nagulat nang nakita ang maraming missed calls ni Tess. Nataranta si Blake at napatingin sa kaniyang orasan. Nang nakitang sobrang late na ito, ay nagmadali itong umuwi. Agad naman itong sinalubong ng kabadong si Tess. Sorry,
At ngayon lang ako nakauwi. Magpalit ka na at pwede pa natin maabutan ng reservation ko. Hingal na sabi ni Blake paglapit nito kay Tess. Umiling-iling naman si Tess. Kanina pa kita inaantay. Sinubukan ko makipagkita kay Jackie kanina pero hindi siya sumipot. Nagulat na lang ako na nakita ko ang balita. Ano nangyari, Blake? Mahinahong sabi ni Tess. Sa totoo lang, hindi kasi ugali ni Jackie ang magpamilit sa mga isang bagay. Kapag hindi pwede, hindi pwede. Pero about sa engagement namin, naging mapilit siya at nag-iba. Alam ko may pagtingin siya sa akin. Hindi siya naging ganun kadesperada. Kaya noong kinutuban ako na pinaimbestigan ko ng lahat ng tungkol sa kanila, naghahanap na rin ako ng lusot sa ama mo o sa ama ko. Dahil isa rin akong nagpipilit sa akin ikasal. At gusto na magkaapo. Pero para sa akin may mali talaga. At ayun, dumating ka. Nalusutan ko doon naman nagsimulang mas lalong naging desperada si Jackie na parang may naghahabol sa kanya. Kaya mas pinamadali ko ang pag-imbestiga hanggang sa nalaman ko na nababankrap na ang company nila at naging korup, mga empleyado nila, mga investors, mga kasosyo sa business, pati na rin sa isang business namin na ninakawa nila. Napasinghap naman si Tess na nangyari. Kahit ganun ang ginawa sa kanya ni Jackie ay hindi nito magawang magalit dahil parehas lamang silang kumapit sa maling paraan para mabuhay. Ano ginagawa mo rito? Walang emosyong tanong ni Jackie. Gusto ko lang magbigay ng advice para sa dating katulad mo. Nakangising sabi ni Tess. Natawa naman si Jackie na para itong nawala sa tamang wisyo. Yan lang ba ang pinunta mo rito? Para gantihan ako sa mga nasabi ko? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jackie. Hindi. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung anong tapang mo na pinakita sa akin sana ganun din katapang na harapin itong nangyayari. Parehas nating daanan ng tamang daan ngayon at bitawan ng nakaraan. Alam mo, nagsisisi ako dahil nakipagkita pa sana ako sa iyo bago ako nagpunta kay Blake. Bakit? Anong mababago dun? At least naaway pa kita. Napakunot naman ang noon ni Tess at akmang sasagot sa pang-iinis ni Jackie nang biglang ginitian ito ni Jackie nang napakatamis. Alagaan mo si Blake at pasayahin. Totoong minahal ko yun, taong yun. Pagkalabas ko rito, magpupursigi akong makabangon kaya umayos ka dahil kapag naayos na ang lahat at hindi ko nakitang masaya si Blake sa'yo, magugulo ulit ako. Natatawang sabi ni Jackie. Malambing na nginitian ni Tess si Jackie. Hindi ko napakakawalan yun. Para habang buhay kang maingit at magselos. Sarkastikong sagot ni Tess na ikinatuwa ni Jackie. Pag-iingat ka sa loob. Mahirap dyan pero mabilis lang ang panahon. Maghahanda ako sa pagbabalik mo, Jackie. Masayang pagpapaalam ni Tess. Muling naging tahimik ang buhay nila Tess at Blake matapos lahat ng mga nangyari. Mas naging confident si Tess at naging positibo sa buhay. Nagpursigi ito nang nagpursigi sa kaniyang pag-aaral. Dahil sa labis na pagkatuto ni Tess, ay pinasubok ng kaniyang tutor na subukan ang mga jump tests. Lakas loob itong sinubukan ni Tess at hindi inaasahan ng dalaga na makakapasa ito sa huli. Samantalang si Blake ikabadong dinalaw ang kaniyang ama para hingin muli ang kaniyang blessing. Mukha seryoso ang pag-uusapan natin, anak ko. Natatawang sabi ng matanda. Dad, may gusto lang sana ako aminin sa inyo. At gusto ko ulit hingin ang blessing ninyo sa pagpapakasal ulit namin ni Tess. Kabadong sabi ni Blake. Are you going to ask her hand in marriage for real this time? Nakangising tanong ng matanda. Napaawang ang mga labi ni Blake sa gulat pero agad naman itong napalitan ng ngiti. You know? Taas kilay na tanong ni Blake sa kanyang ama. Of course. Wala kang girlfriend. Wala kang ka-girlfriend. Tapos bigla kang ikakasal. I already knew and I still liked her. She's a nice woman and also sweet. You see this watch, she bought it at... Sabi sa akin, yun daw ang kauna-unahang relo na nabili niya sa ipon niya. Imbis itago niya daw sa akin ay na parang ama niya na ibibigay. Masaya ang kwento ng matanda. Parang hinahaplos naman ang puso ni Blake sa kaniyang nalaman. Ang matigas niyang ama ay napapangiti at napapalambot ng taong mahal niya. Then, walang problema dada. Ikakasal ulit ako. Masayang sabi ni Blake. Tumangot-tango ang matanda habang tumatawa sa paninigurado ng anak. Masayang umuwi si Blake. Na-excite ito sa kaniyang planong magpo-propose kay Tess. Noong una nga, binalak pa nitong i-divorce muna si Tess ngunit dahil sa maraming proseso, ay naisipan niyang pakasalan na lang ulit ito.
Simple at mabilisan rin kasi ang kasalang naganap sa kanila ni Tess dahil pagpapanggap lamang iyon, pero dahil ngayon ay totoong nagmamahalan na silang dalawa, ay gusto ni Blake na ibigay at iparanas kay Tess ang karapat-dapat na kasal para kay Tess. Masaya ka ata ngayon ah, at hindi mawala-wala yung ngiti mo. Masayang sabi ni Tess habang pinapanood si Blake na nag-aayos sa harap ng salamin. Masaya lang ako dahil napakatahimik na ng buhay natin. Masaya rin ako dahil sa pagmamahalan natin. Napatawa ng malakas si Tess. Napaka-horny. Tumatawa ang sabi ni Tess. Corny daw pero kinikilig. Hindi, promise, ang corny lang. Napanguso na lamang si Blake at ginasuan si Tess. Pero hindi nga, anong rason ng ngiting yan? Curious na tanong ni Tess. Wala nga, masaya lang talaga ako. Natatawang sabi ni Blake. Bakit parang may tinatago ka sa akin? Wala ang kulit nito. May tinatago ka, hindi ka na makatingin sa akin eh, sa mga mata ko. Nag-aayos ako. Napangisi at nakibit balikat na lamang si Tess. Pagdating ng Sabado ay umaga-umaga pa lang ay niyaya na agad ni Blake si Tess kumain sa labas. Magluluto pa sana ako pero sige, saan naman tayo kakain? Excited na tanong ni Tess. Hindi kasi tayo natuloy nung kailan kaya bala ko bumawi. Ano kaya susutin ko? Pwedeng yung pulang body ko na dress mo. Bagay na bagay kasi yun sa'yo. Pang-okasyon lang ata yung nababagay eh. Sige na please. Sige na nga, para manahimik na yung kakanguso mo. Natawa na lang si Blake at nagpaalam na kay Tess. Sinabi nito, napupunta muna ito sa opisina para sa isang meeting ngunit ang totoo ay aasikasuhin niya na ang kanyang pag-propose kay Tess. Agad naman nag-ayos si Tess nang nag-text na si Blake na pauwi na ito para sunduin si Tess. Nakangiting nag-ayos si Tess samantalang si Blake ay nakaramdam na ng kaba. Napawang ang mga labi ni Blake nang makitang pababa na ng hagdan si Tess. Marahang kinuha ni Blake ang kamay ni Tess at inangad para halika nito. Balang araw na hindi ako namamangha sa iyong kagandahan. Araw-araw na lang ako naglalaway dahil sa ganda mo. Nakangising sabi ni Blake at kinindatan pa si Tess. Parang hindi mo ko pinigilan magsuot ng ganto noon ah. Ini-imagine ko pa lang na pagtitingin ako ng mga lalaki, nababalot na ako ng selos. Pero ngayon, dahil lang sa pagmamahal mo, confident na ako. Kaya hahayaan ko na silang maglaway. Natatawang umiling-iling si Tess. Ang corny mo talaga, kinikilig na sabi ni Tess. Napakapakipot, di na lang kasi aminin na kinikilig. Nagpatuloy ang kulitan ng dalawa hanggang sa nakarating ang mga ito sa restaurant. Masayang nagsalo sa pagkainan ng dalawa at magbiyahe papunta sa pinakamalapit na beach resort. Sabi mo kakain lang, hindi mo naman sinabi na may balak ka mag-swimming. Hindi ako nakapagdala ng pampalit. Gusto ko lang maglakad-lakad rito kasama ka. Tahimik at presko, di ba? Oo, maganda. Maganda maglakad-lakad dito. Inangat ni Blake ang kanyang kamay at masayang tinanggap naman ito ni Tess. Masayang naglalakad sa gilid ng dagat ang dalawa na magkahawak ang kamay. Nang nakahugot ng lakas ng loob si Blake ay agad itong tumigil sa paglalakad. Nagtatakang nilingon naman ito ni Tess. Ang ganda ng tanawin rito. Oo, buti nga naisipan mo magpunta rito. Ang presko sa pakiramdam. Tess, salamat at dumating ka sa buhay ko. Ang saya ko talaga nung kung alam mo lang. Mas naging masaya ako nang dumating ka. Laking pasasalamat ko sa itaas na nakilala kita. Mahal na mahal kita, Tess. Napangiti naman ang napakatamis si Tess sa kilig. Nagtataka ito kung bakit napakasweet ni Blake sa kanya ngayon pero hindi nito maitatanggi na sa tuwing umaamin si Blake sa kanyang pagmamahal ay nanlalambot ang mga buto ni Tess sa sobrang kilig. Ilang segundo pang nagkatitigan ang dalawa nang unti-unting nilapit ni Blake ang kanyang mukha. Muling napangiti si Tess at ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa dumampi ang mga labi ni Blake sa kaniyang sariling labi. Mahal na mahal kita. Bulong ni Blake. Magsasalita pa sana si Tess nang biglang may fireworks na nagsiputukan sa ere. Napaawang ang mga labi ni Tess sa sobrang pagkagulat at pagkamangha. Napasingap ito ng malakas at naitakip ang kaniyang mga kamay sa bibig nito nang nakita ang nakaukit na sa kalangitan mula sa pagputok ng mga fireworks. Marry me? Hindi makapaniwalang pagbasa ni Tess sa nakaukit sa ere. Lumuhod si Blake at inilabas ang isang maliit na box kung saan nakalagay ang singsing. Naluluhang nilingon ni Tess si Blake na nakaluhod. Nginitian naman ito ng napakatamis ni Blake. Mahal kong Tess, noong una kitang nakita ay agad mong nabiyag ang aking puso.
sa mga panahon kasama kita sa isang bubong. Kahit man ang pagpapanggap ay napuno mo na ng kasiyahan ang aking puso. Kaya naman hindi nagtagal ay nahulog na rin ako sa iyo. Pakaramdam ko nga ay nung una pa lang, nahulog na ako agad. Araw-araw kong nahuhulog sa iyo tuwing nakikita kitang nagpupursige sa pag-aaral para malagpasan mo ang iyong nakaraan. Iniidolo rin kita dahil sa tapang at kabaitan mo. Des, nagsimula man tayo sa pagpapanggap ngayon. Inihingi ko na ang kamay mo para muli kang pakasalan dahil sa lubusang pagmamahal ko sa iyo. Will you marry me again? Malambing ngunit seryosong sabi ni Blake. Tuloy-tuloy sa pagbagsak ng mga luha ni Tess, pilit nitong kinakalma ang kaniyang sarili ngunit hindi nito magawa dahil humahagulgol ito sa iyak. Kaya naman ang tanging nagawa na lang ni Tess ay ang tumangutango ng paulit-ulit kay Blake. Lumiwanag ang itsura ni Blake nang nakitang pumayag si Tess. Agad namang sinuot ni Blake ang sigsing. Anong gagawin natin dito sa mga singsing natin? Humihikbing tanong ni Tess. Itapon natin sa dagat? Pagbibiro ni Blake. Huwag sayang. Akin ang iyo at itatago ko na lang. Para kapag nagloko ka, may sasangla ko. Pagbibiro rin naman ni Tess. Kinuha ni Blake ang kaniyang paniyo sa bulsa at pinunasan ng mga luha ni Tess. Bago ka magbiro ng ganyan, punasan mo muna yung sipon mong tumutulo. Tumatawang, sabi ni Blake. Paano naman kasi, hindi ko inaasahan to. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Humihikbing sabi ni Tess. Hindi ako magluloko. At lahat ibibigay ko sa'yo para pasayahin ka. Seryosong sabi ni Blake na ikinangiti ng malawak ni Tess. Masayang inasikaso ni Tess ang kaniyang kasal kasama si Blake kung minsan ay ang ama ni Blake. Napakasaya ng ama ni Blake dahil sa wakas ay ikakasal na ang kaniyang unigong iho nang walang halong pagpapanggap kaya naman sa sobrang pagka-excite ay naging hands-on ito sa kasal nila Blake at Tess. Hindi rin naman nagtagal ay ikinasal na rin sina Tess at Blake. Matagal ko na ginintay yung pagkakataong na to. Nakangiting sabi ni Blake. Inikutan naman ng mga mata ni Tess si Blake dahil sa ngiting nakakaloko na ipinakita ng kaniyang asawa. First time ko to kaya umayos ka. Masungit na sagot ni Tess. Huwag ka mag-alala. Masisigurado ko na pagkatapos nito, hanap-hanapin mo na. Mayabang na sabi ni Blake na ikinamula ni Tess. Marahan na hinalikan ni Blake si Tess at niromansa ang buong katawan habang hinubad ang wedding dress ni Tess. Nang tuluyan na itong nahubadan ay inalis na ni Blake ang kaniyang pangitaas na damit. Napalunok ng laway si Tess nang nakita ang maskuladong katawan ni Blake at napahawak sa mahigpit ng kama. Patuloy na niromansa ni Blake si Tess para ihanda ito. Napaungol naman ng malakas si Tess sa paglalaro ni Blake sa kaniyang ibabang parte. Ipinisisyon ni Blake ang kaniyang sarili sa ibabaw ni Tess nang matapos alisin ang kaniyang pantalon. Hindi ba ako mabawasak dyan? Napasinghap na tanong ni Tess. Natawa naman si Blake at hinalikan na lang si Tess hanggang sa lumalim ang kanilang paghahalikan. Sinimulan na ni Blake ang kaniyang pangangkin sa asawa. Noong una ay napapahiyaw at napapaluha sa sobrang sakit si Tess ngunit agad naman itong napalitan ng malalakas na ungol. Para bang nagayuma si Blake simula noong gabi ng kasal. Simula kasi nang may nangyari sa kanila ni Tess ay para itong naging uhaw na uhaw kay Tess. Kaya nga napapatawa na lang ang mga katulong nila Blake at Tess dahil sa tuwing umaga ay makikita mong napaka-blooming ng mag-asawa. Mag-iingat ka sa trabaho mo, malambing na sabi ni Tess. Hinalikan ni Blake si Tess sa mga labi at kinindatan. Huwag ka mag-alala, mag-iingat ako parati para makauwi. Tsaka kulang pa eh. Kinikilig na sabi ni Blake na ikinamula naman ni Tess. Namimihasa ka na. Namumula ang sabi ni Tess at pabirong hinampas si Blake. Ayun na naman ang misis ko. Nagpapakibot na naman. Gustong gusto rin naman. Pangaasar ni Blake. Pumasok ka na nga. Panikakalukuhan Blake. Tumatawang sigaw ni Tess. Kinikilig naman ang mga katulong na nakarinig sa kanilang kulitan. Iba talaga ang honeymoon stage. Masayang sabi ng matandang katulong. Lumipas ang ilang taon ay nagkaroon ng dalawang anak sina Tess at Blake, isang malalaki at isang babae. Mas lalong nabuhay ang tahimik na buhay ni Blake at mas napuna ng kasiyahan ang kanilang pamilya. Sabi nga nila, mayroon at mayroong taong tatanggap ng buo sa'yo kahit ano pa man ang iyong nakaraan. Ang mahalaga ay kung paano kayo natututo at nagbabago mula sa ating mga karanasan. Kaya mahalaga rin na tanggapin natin ng buong puso ang ating sarili at magpatuloy sa pagpapabuti
sa ating buhay.